Thunder's Shai Gilgeous-Alexander has a grade 2 left MCL sprain and will miss the start of training camp. Yan nga ang balita ni Shams Aranya, mga idol, dito nga sa young player ng Thunder. Wala namang further details na binanggit ang team ng OKC kung paano niya nakuha ito at kung kailan niya nga nakuha itong injury. Sabi lang nila na injured itong aming player at hindi nga siya makakasali sa umpisa ng training camp. In 2 weeks nga ay marire-evaluate nga daw siya, titingnan kung maayos na yung kanyang tuhod. Kaya naman, get well soon para nga kay Gilgeous-Alexander. Sana nga'y makabalik na nga siya bago pa mag-umpisa ang season ng OKC. Ngayon naman ay update dito nga kay Coach Ime Udoka. Dahil mga idol, sinuspend din na nga siya for the entire 2022 and 2023 NBA season for violations of team policies. Papalitan nga daw siya neto ni Joe Mazzulla bilang kanilang interim head coach for the next season. Napatawa na nga ng parusa si Coach Ime. 1-year suspension ang kanyang natanggap. Magulo ngayon mga idol ang team ng Boston Celtics at paninguradong apektado nga ang buong team na ito pati na rin ang mga players dito nga sa suspension ng kanilang head coach. Yung leader nila ay mawawala for a whole season. Problema ngayon ito para nga sa team ng Boston. Kaya ba nilang muling gawin yung ginawa nila last season nang walang kanilang head coach, ng interim head coach lang? Kaya ba nilang bumalik sa NBA Finals at possibly na kanilang pangarap na manalo nga ng championship? Sobrang nag-improve pa naman itong roster ng team ng Boston Celtics. Kaya naman mga idol, sayang nga na itong si Coach Ime ay suspendido for a whole year. Ito namang si Bojan Bogdanovic ay na-trade na nga kapalit neto ni Kelly Olynyk at ni Saben Lee. Ginawa nga yan ng Jazz ngayong araw na ito. Hindi nila nakuha yung kanilang gusto ng kapalit ni Bojan Bogdanovic na first round pick. Yung player lang na may potential ang naging kapalit neto ni Bojan. At etong ang move ngang ito ay pagki-clear lang din ng Pistons ng kanilang cap space para nga sa next year's free agency. Good move for them dahil nakuha nila ang kanilang gusto. Pwede na rin siguro ito para nga sa team ng Utah Jazz dahil may young player naman na kapalit. Ngayon naman sa panghuling balita natin ay pag-usapan nga natin ang interest ng Zara sa Westbrook trade na package nga daw itong si Josh Richardson, Jacob Poeltl at Doc McDermott. Spurs could offer nga daw itong package na ito para kay Russ at for sure na may kasama ngang first round pick yan at baka isa nga lang ang hingi na itong Spurs. Yan ay sure na mag-i-spark ng interest ng team ng Lakers dahil 3 players ang magiging kapalit neto ni Westbrook at ang kanilang isang pick. Shooting ni McDermott, defense and offense ni Josh Richardson at rim protection naman ni Jacob Poeltl. Swak na swak nga sa team ng Lakers itong tatlong player na ito. Could possibly mga idol a wise move para nga kay Rob Pelinka. At Spurs na rin mismo ang may interest na gawin nga itong trade na ito. Kaya dapat at least i-entertain man lang ito ni Rob Pelinka. Pakinggan, bigyang pansin nga itong possible trade offer nga daw ng team ng San Antonio Spurs.